Mula sa marangyang pamumuhay, galing sa isa sa pinakamayamang pamilya hanggang sa makaranas ng matinding kahirapan. Nawala ang lahat, pera, bahay at maging ang kanyang pamilya. Paano makakaraos? Paano makakabangon sa mapanghamong laban ng buhay ang isang walang kalaban-laban na si Monica? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw, mga pare koy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Lumaki sa magarbong pamumuhay si Monica. Kinamulatan ang masaganang mundo na inaasam ng karamihan. Napakalaking bahay, malawak na lupain, mamahaling eskwelahan, mamahaling mga kagamitan, magagarang sasakyan. Lahat ng mayroon ang pamilya ni Monica ay galing sa magkasamang hirap, dugo at pawis ng kanyang mga magulang. Ngunit sadya nga sigurong mapagbiro ang tadhana dahil walang kamalay-malay si Monica na sa isang iglap pala ay maaring mawala ang lahat sa kanya. Isang gabi ay nakatanggap ng kagimbal-kimbal na tawag ang ina ni Monica. Natagpo ang wala ng buhay ang kanyang ama. Ngunit ang labis na nakakagulat ay kinabukasan, dumating ang tiyuhin ni Monica na pinsang buo ng kanyang ama. Bit-bit ang isang dokumento na may pirma ng ama ni Monica. At sa oras ding yon, ay pinalayas si Monica at ang kanyang ina sa sarili nilang pamamahay ng mismong pinsan ng kanyang ama. Ang dokumentong hawak ng tiyuhin ni Monica pala ay nagsasaad na inilipat ng kanyang ama ang lahat ng ari-arian nila sa pangalan nito. Wala nang nagawa pa sina Monica at doon lang nila napagtanto na ang tiyuhin din pala niya ang siyang dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Isang kilalang politiko ang tiyuhin ni Monica at alam na nila kung ano ang kaya nitong gawin sa kanilang buhay, kaya naman hindi na nangahaspang lumaban noon ang mag-ina. Napilitang magpalipas ng gabi ang mag-ina sa lansangan noon dahil wala ni isa man ang nais na tumulong sa kanila dahil na rin sa takot ng mga ito sa tiyuhin ni Monica. Usap-usapan na noon sa kanilang lugar ang nangyari at alam ng lahat kung anong kapangyarihan ang mayroon ang tiyuhin ni Monica. Nagpakalayo-layo na lamang ang mag-ina upang magsimula ng panibagong buhay. Labis na pagdurusa ang sinapit ng mag-ina ng panahong iyon dahil ang saplot sa kanilang katawan lamang ang tanging mayroon sila noon. Ilang araw silang sa kalsada nagpapalipas ng gabi at niminsan ay hindi sumagi sa isipan ni Monica na kanyang mararanasan ang maghanap ng pagkain mula sa basurahan. Dahil sa labis na pangangalam ng sikmura ng mag-ina ay pikit mata nilang pinagsaluhan ang nakalkal nilang tira-tirang pagkain mula sa basurahan habang sabay na humihikbi at walang humpay ang pagtulo ng luha sa kanilang mga mata. Ilang pintuan ang kinatok nila Monica upang humingi ng tulong, ngunit wala ni isa man ang nagbukas ng pinto para sa kanila. Maging ang mga kamag-anak na kanilang tinulungan at binigyan noon ng kabuhayan ay naatim silang talikuran at ipagtabuyan na tila ba mas natutuwa pa na panoorin sila sa ganoong kalagayan. Hanggang sa mayroong mag-asawa na nangahas silang kupkupin at tulungan, kapalit ng pagkupkup sa kanila ay maninilbihan ang mag-ina sa karinderya ng mag-asawang tumulong kina Monica. Subalit, tila ba wala nang katapusan ang pagsubok sa buhay ni Monica. Dahil sa makikinis na balat at magagandang mukha ng mag-ina ay na-insecure
ang asawang babae sa kanila. At pakiramdam nito ay baka mahumaling ang kanyang mister sa mga ito. Kaya naman isang araw ay walang sabi-sabing pinalayas ang mag-ina. Ilang araw muli ang nagdaan at nagpalaboy-laboy muli ang mag-ina sa lansangan. Labis-labis ang pagdadalamhating nararamdaman ni Monica sa oras na iyon. Napakasakit para sa kanya na makita ang kanyang ina na hirap na sa kanilang kalagayan. Hanggang sa hindi na kinaya ng katawan ng kanyang ina ang hirap, pagod at gutom na kanilang dinanas at ito ay tuluyan nang nawalan ng malay. Hindi na alam ni Monica kung saang kamay ng Diyos pa siya kakapit ng oras na iyon. Sa gitna ng gabi ay walang mahingan ng tulong ang kaawa-awang si Monica. Gamit ang kanyang buong lakas ay pilit nitong binuhat ang wala ng malay na ina ni Monica. Hanggang sa maging ang murang katawan ni Monica ay bumigay na rin sa matinding hirap nitong dinanas. At kahit anong pilit ni Monica na ilaban pa ang natitira nitong lakas, kasabay ng pagbuhos ng ulan ay kusa ng humandusay ang katawan ni Monica sa basa at malamig na semento ng lansangang ilang oras na nitong nilalakbay. Kinabukasan ay nagising si Monica na nasa isang malambot at malaking kama, malawak na silid na napapaligiran ng mga mamahaling kagamitan ang kanyang kinalalagyan. Nabalot ng pagtataka si Monica. Agad nitong hinanap ang kanyang ina at sa paglabas nito sa pintuan ng magarang silid ay bumungad kay Monica ang napakalawak na loob ng bahay na kinaroroonan niya ng oras na iyon. Mula sa hagdanan ay nakita at natanaw ni Monica ang isang matandang lalaki na nakaupo sa sala. Mabilis itong bumaba sa hagdanan at dali-daling lumapit si Monica sa matandang lalaki. Biglang tumulo ang luha sa mga mata ni Monica nang kanyang masilayan ang mukha ng matandang lalaking iyon. Isang mahigpit na yakap naman ang ibinigay ng matandang lalaki kay Monica. "Tahan na apo, nasa mabuting kamay ka na apo ko. Wala ka nang dapat pang ikatakot. Hindi ka pababayaan ng lolo mo." Umiiyak na wika ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki pala ay ang tatay ng namayapang ama ni Monica. Noong nabalitaan nito ang masaklap na nangyari sa anak niya at sa pamilya nito, ay agad siyang umuwi mula sa Amerika. At sa kanyang paghahanap kina Monica ay natagpuan niya ang dalawang babae na nakahandusay sa gilid ng kalsada na parehas na walang malay. At noon ay wala itong kamalay-malay na si Monica at ang kanyang ina pala ang mga babaeng iyon. Kasama ang kanyang driver at personal assistant ay nilapitan nila ang mga walang malay sa daan. At nang makita niya na ang kanyang apo at manugang pala ang mga ito, ay agad niya silang inuwi sa kanyang mansyon at agad nitong pinapunta ang kanilang family doctor upang sila ay agad na matignan. Pinili nitong hindi nadalhin sa ospital ang mag-ina upang ilayo sila sa posibleng kapahamakan sa kamay ng walang pusong tiyuhin ni Monica. Magkasamang pinuntahan ng maglolo ang ina ni Monica na nasa isang silid ng mansyon at doon ay nagpapahinga. Doon naman ay binabantayan siya ng lola ni Monica kasama ang mga kasambahay nila at isang nurse. Magkasabay palang umuwi ang lolo at lola ni Monica mula sa Amerika at nang masilayan ng kanyang lola, si Monica ay humagulhol muli ito sa sobrang awa niya sa kanyang apo dahil sa napakatinding paghihirap at trauma na naranasan ni Monica na buong buhay nila ay trinato siyang parang prinsesa ng pamilya. Habang sila ay nag-iiyakan, ay nagyakapan ng sobrang higpit ang mga ito. At dahil sa tulong ng lolo at lola ni Monica, ay nabigyan din ng katarungan ang pagkawala ng kanyang ama
Nabawi nila ang lahat ng ari-ariang kinamkam sa kanila at higit sa lahat ay nanagot din sa batas ang gahaman na tiyuhin ni Monica. Sa bandang huli ay nanaig ang katarungan at kabutihan at ang tadhanang minsan ay kinuha ang lahat kay Monica ay siyang tadhana din ang gumawa ng paraan upang ito ay muling makabangon mula sa kanyang pagkakalugmok. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!